1 minute. Makasaysayang araw po sa lahat. Today is a special day because we are celebrating the life of Dr. Jose Rizal. Welcome to the Countdown to 500 Years, a special program brought to you by the National Quincentennial Committee and the Office of the President of the Philippines in anticipation of the 500 years of the 2021 Quincentennial commemorations in the Philippines. This is a series of online lectures which aims to sustain the Filipinos' interest to 500 years in 2021 in this time of COVID-19 pandemic. Ngayon pa lang ay lubos na kami nagpapasalamat sa lahat ng mga taga-subaybay, gayon din sa mga katuwang na ahensya na aming naging kaagapay upang maisakatuparan ng programang ito. Ang National Historical Commission of the Philippines, Presidential Communications Operations Office, Radio Television Malacañang, Museo ni Jose Rizal Fort Santiago, Museo ni Jose Rizal Calamba, at Museo ni Jose Rizal Dapitan. We are live via Facebook pages of National Quincentennial Committee, NECP, PCOO, RTVM, NCCA, and DFA. We are also live via Facebook pages of Museo ni Jose Rizal Calamba, Museo ni Jose Rizal Dapitan, and Museo ni Jose Rizal Fort Santiago. Please, don't forget to share this live stream to your friends and like our Facebook page, National Quincentennial Committee, Republic of the Philippines. Follow us in Twitter and Instagram, NQC2021, and please subscribe to our YouTube channel, National Quincentennial Committee. Also, follow our playlist on Spotify, The 500 Years Philippines, the official soundtrack of the Quincentennial commemorations. And by the way, I am Jubes Nierves, a researcher from the National Historical Commission of the Philippines and member of the National Quincentennial Committee Secretariat. We will also be joined by my colleagues, Ms. Sara Escueta, the Senior Curator of Museo ni Jose Rizal Calamba, and Mr. Ryan, Curator of Museo ni Jose Rizal Dapitan. But before we continue to the lecture proper, hayaan po nating magbahagi ang dalawang curator ng mga programa nila kaninang umaga para sa birth anniversary ni Jose Rizal. Ms. Zara, maaari po ba kayong magbahagi ng programa nyo kaninang umaga? Hapon po at ng ating mga kasubaybay dito sa ating webinar. We're from the Museo ni Jose Rizal Calamba at yung araw na to, nagkaroon tayo ng isang sampling ng ating pambansang na ating bayan ni Rizal. Dahil nga po, meron tayong hindi natin magagad lang ng prepositioning ng organization ng congressman at nice reason recently premis ay nag-request ng pumunta dito kasi mismo mag-offer ng kanilang bulaklak. So wala naman tayo program. Kaya nagkaroon lang sila ng photo ops sa mga reads na
dahil sa iyo ni Jose Rizal. At yun nga po, isa dun sa mga programa na ginawa natin in line with the birth anniversary. Last week, nagkaroon po kami ng webinar. Ang title po nito, ang notion ni Jose Rizal sa ng kalayaan. Ang speaker natin dito ay si Melvin Humanes. At meron din po tayo maungay po sa isip. It's between friends. So yun po yung mga ano. Okay po, maraming salamat po, Ms. Sara Escueta. Now, let's hear from Mr. Ryan Tan. Dito naman sa Museo ni Jose Rizal de Titan, nagkaroon tayo ng konting simple red lion ceremony and flag raising ceremony kasama ang ating mga kasamahan sa resalistang Kingdom of God. Nandiyan din ang ating mga kasamahan sa LGU, ang ating kasamahan dito sa NHCP, napapansin nyo, din ang ating mga pictures. At nag-alay din ang Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Bulaklak, Dr. Serizal. Ito naman ang ilan sa aming mga programa sa araw na ito. Mayroon kami slogan making contest and ilan pang mga programa kagaya ng pagtula ng Miretiro ni Francis Moleta. At magkakaroon din kami ng webinar sa June 26 bilang post-birthday celebration ni Dr. Serizal. Okay, maraming salamat, Mr. Ryan Tan and Ma'am Zara Escueta. So now, this is our second online lecture for this year, which is entitled Rizal and Reclaiming the World of Our Ancestors in commemoration of the 159th birth anniversary of Dr. Jose Rizal. So now, what should we expect from this lecture? Let me read the abstract. Rizal was a historian of his time. Aside from being a civic visionary, political realist, and prolific reader of Spanish literature, he conducted historical research, wrote critical pieces on the Philippine history, and reclaimed spaces of historical understanding and appreciation for Filipinos. From his writings in La Solidaridad and his novels, to his network-building activities to Spanish and other European scholars, Rizal advocated for a history-grounded propaganda work and scrutinized the dominant colonial narrative of the non-existent pre-Hispanic communities and civilization, discovery, and evangelization. This lecture aims to, first, revisit Rizal's thoughts on history and his initiatives in historical research. Second, to assess some of Rizal's writing in Philippine history. And lastly, how those ideas, initiatives, and writings are vital in the propaganda movement's vision of social and political reforms, and in general, in the quest for a national narrative grounded on the point of view of the Filipinos. So by the way, guys, if you have any comments, questions, feel free lang po to comment on our Facebook live streaming po from National Committee Quincentennial page. So now, let's call on Ms. Escueta to deliver our welcome remarks. For being titled Rizal, Claiming of the World, I would like to greet and acknowledge our speaker, Dr. Kerr. My fellow employees, and our moderators for this lecture, Ms. Gabaline and Mr. Ryan Tan. This lecture is part of the Countdown of 500 Years online lecture series and an initiative of the National Centennial and the Office of the President. I would like also to acknowledge the collaborative efforts of various government agencies that made this lecture possible. The Presidential Communications Office, the Radio Television Malacanang RTVM, the National Historical Commission of the Philippines through St. Jose Rizal for Santiago,
Museo ni Jose Rizal de Pitan and Museo ni Jose Rizal de Tamba. Today marks the 159th anniversary of Dr. Jose Rizal. And as we commemorate this historic event, this topic will now Okay, thank you, Ms. Sara Escueta. Now, to introduce our guest speaker, let's call on Mr. Tan. Kirby C. Alvarez is an assistant professor at the Department of History, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines, Diliman. He finished Bachelor of Arts in History, magna cum laude, 2010, and Master of Arts in History, 2014, in UP Diliman. He obtained doctorate degree in History, Art, Archaeology from the University of Namur in Belgium 2019. The National Commission for Culture and the Arts, NCCA, awarded him the Young Historians Prize 2015. Let us welcome Dr. Kirby Alvarez of University of the Philippines. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa lekturang ito. Muli, ako si Kirby Alvarez, isang katuwang na profesor mula sa Universidad ng Pilipinas. So, ang pamagat ng panayam o lektura ngayong hapon ay nasa Ingles, Rizal and the Reclaiming of the World of Our Ancestors. So, ngayong araw, pinagdiriwa ng bansa ang 159th anibersaryo ng kapanganakan ni Jose Rizal. So, para sa lekturang ito, titingnan natin ang isang mahalagang aspekto ng kanyang buhay, sa Europa, na kung saan malaki ang iniwang bakas at ambag sa ating pag-unawa sa kanya bilang isang historical figure at malaki ang iniwang legacy sa ating pag-unawa sa ating identidad bilang mga Pilipino. So layo ng lekturang ito na ipakita ano pa ba ang maaari nating aralin o unawain tungkol kay Rizal. Noong 1966, ang historiador na si Renato Constantino, sa isa sa mga columns niya, ay sinabi niya, it's been 100 years since Rizal's birth. More than 100 years in 1966. Okay? Our task to make Rizal obsolete. Ang konteksto ng punto o ng sinasabi ni Constantino ay usapin ng historical relevance. Kung tinitingnan pa rin natin si Rizal na relevant more than half a decade since his death, okay, makikita natin na yung problema ay naglilingkod. Yung mga problema ng panahon ni Rizal ay nandun pa. Ngunit maaari din natin tingnan ang sinabi ito ni Constantino bilang isang hamon. Hamon na ano pa ba ang pwede nating malaman o maunawa kay Rizal nang sa gayon ay hindi maging obsolete yung alaala at memory ng taong ito. Okay? So ano pa ba yung maaari nating alamin tungkol kay Rizal? So sa lekturang ito, bibisitahin natin, we will revisit Rizal's thoughts on history and his initiatives in historical research. Ano yung mga ginawa niya na pumapatungkol sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas? Ikalawa, susuriin natin o magkakaroon tayo ng maigling pagsusuri tungkol sa mga sinulat ni Rizal patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. At ikatlo, paano naka-impluensya ang mga sinulat niyang ito, okay, yung kanyang mga ideya tungkol sa kasaysayan sa propaganda movement, panahon na kung saan isinulat ni Rizal itong mga aktang ito, panahon din na gumugulong ang mga gawain o aktibidad na kilusang propaganda sa Espanya. At kung ano yung legacy na iniwan ng mga sinulat na ito ni Rizal sa ating pag-unawa sa konsepto ng
kasaysayan batay sa pag-unawa ng mga Pilipino or Philippine history from the perspective or point of view of the Filipino. Okay? So itong tatlo yung pangunahing layon o layunin ng lektwang ito. So agay na banggit kanina sa ng tinalakay ang abstract ng lekturang ito. Rizal was a historian of his time. Okay? He was a dedicated and conscious person. Conscious siya sa napakahalagang role ng initiative na isulat at aralin ang kasaysayan ng Pilipinas. So, aside from being a conscious hero, he was also partly a conscious historian. Okay? Sinabi niya sa introduction, okay, sa ng kanyang annotation sa aklat ni Antonio de Morgan na Sucesos de las Islas Filipinas, nang nalathala ang kanyang annotation noong 1890. Sinabi niya ng mga kataga, nasa English, nakasalim, "To foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the book that tells of her past." Mahalagang maunawaan na kung paano natin tatahakin, okay, ang hinaharap, okay, ng hinihirayang bansa, okay, yung imagined nation, okay, na ine-envision ng mga propagandista ng kanilang panahon. Okay? Mainam na balikan at aralin ano nga ba ang naging kasaysayan so ng Pilipinas sa nakaraang mga taon o sa nakaraang mga siglo. Okay? Ngunit para mas maunawaan natin ang mga ideya ni Rizal tungkol sa kasaysayan at ang konteksto ng kanyang mga sinulat, ano yung mas malawak na kontekstong ginagalawan ng kanyang mga ideya at mga sinulat, maaari natin gawing gabay ang mga ideya ni si Wright Mills, isang sosyologista, na sinabi niya para mas maunawaan natin ang mga ideya o paano mag-isip ang tao. Okay, mainam na unawain natin paano gumagalaw ang lipunan, okay, na kung saan kabilang yung taong yun. The same way, okay, para maunawaan natin ang lipunan sa kabuuan, maaari natin tignan kung paano nag-iisip ang isang individual. Okay? So, yung ideya ng sociological imagination. Gayun din, sinasabi ng historiador na Italiano na si Benedetto Croce, all history is contemporary. Okay? Inikilan natin sa kasaysayan ng interpretasyon sa isang particular na panahon ay maaaring iba sa magiging interpretasyon 50 years, 100 years from now. So, maaaring natin tignan yung mga interpretasyon ni Rizal ng tungkol sa kasaysayan ay maaaring or kabilang sa panahong kanyang kinagilawan. Okay? So, all history is contemporary. Contemporary doon sa nagbabasa at doon sa nagsasalisik. Okay? Maaaring natin gawing gabay si Wright Mills at si Benedetto Croce para sa lecturing ito. So, ano nga ba yung dominant narrative na kinamulatan at gustong hamunin at basagin ng mga pananaliksik at mga ideya sa kasaysayan na isinulong ni Rizal? Maaari natin hiramin o tingnan ang sinabi ni John Foreman sa foreword ng kanyang librong The Philippine Islands sa inilathala noong 1899. Si John Foreman, okay, ay isang Ingles, okay, na manlalakbay din sa Pilipinas at nakita ang kalagayan ng Pilipinas noong mga huling dekada ng dantaon na siya. Sinabi niya sa kanyang introduction, and I quote, "That powerful nation," was referring to Spain, "was in the zenith of glory when the conquering spirit and dauntless energy of its people led them to the gallant enterprises of discovery and astonished the civilized world." So para sa pananaw ng isang Europeo, isang Ingles, ganito ang dominanteng pag-iisip tungkol sa ano ang Pilipinas bilang bahagi, okay, ng kasaysayan ng Espanya. Tapos saan ang Pilipinas ay produkto ng pagtuklas. Okay? Na ang kasaysayan ng Espanya sa Pilipinas o ang kasaysayan ng Pilipinas ay umiikot dito sa ganitong pag-iisip at naratibo na ang Pilipinas ay produkto ng pagkakatuklas, okay, at ang Pilipinas ay benepisyaryo, okay, ng sibilisasyong pinangako, ng mga mananakop ng mga Espanyol. Okay, so sa ganitong pagtingin, maaari natin tingnan o mas ma-appreciate natin yung mga ideya ni Rizal tungkol sa kasaysayan na bakit kailangan i-reclaim yung espasyo, but kailangan maging combative in terms of content and in terms of interpretation, nang sa gayon ay makuha natin o ma-extract natin yung Filipino perspective, okay, sa pagsusulat at pag-unawa sa kasaysayan. So, ano nga ba nangyayari sa Espanya noong panahon ng 19th century? So,
quick browse ng mga political at panlipunang pagbabago sa Espanya. Sinasabi ng ilang mga historiador na Espanyol ng 19th century ay century ng liberal experiment sa Europe, sa Espanya, sa Europe in general. Okay? So, sa ating mga natutunan sa batayang edukasyon tungkol sa kasaysayan, pag sinasabing 19th century, ang laging lumalabas ng mga ideya ay panahon ng paglaganap ng liberalismo, okay, pumasok yung mga liberal na ideya sa Pilipinas, ang panahon ng pag-apak at pamamalagi nila Rizal at mga kapwa niya propagandista sa Europa ay panahon na kung saan bukas, mas nakikinig, okay, at kaya naisakatuparan nila yung kanilang mga gawaing gawain sa kilusang propaganda. So, sa mga gantong strokes ng pag-unawa, makikita natin yung ginalawan, okay, na lipunan nila Rizal, particularly sa Espanya. So, like liberal experiments sa Spain starting from the 1812 Cadiz Constitution hanggang sa paglitaw ng maraming personalidad, politiko, okay, at iba pang karakter sa Spanish politics na lumitaw sa mga sinulat ni Rizal at ng mga propagandista, lalo na okay nung panahon na umiiral ang La Solidaridad. Halimbawa, isa sa mga nagsilbing pangulo ng First Spanish Republic, Francisco P. Margall, isang Catalan, okay, Miguel de Morayta, isang profesor, okay, na kinikilala ang pangangailangan ng malawakang reforma hindi lamang sa Espanya, patungo sa Pilipinas, at Manuel Becerra, isang liberal, progresibong politiko, okay, para sa Espanya noong panahon ito. So, halimbawa, si Morayta, kung ibabrowse natin ang La Solidaridad, nagsasubmit siya o naglalathala siya ng mga opinion pieces, okay, sa La Solidaridad. So, bahagi siya ng network na na-establish ng La Solidaridad. Sinasabi ni George Asinero na Rizal's political thoughts might have been influenced by P. Margall, yung isang Catalan politician, particularly yung mga pananaw ni Rizal tungkol sa liberalismo, anarkismo, at iba pa. So nakikita nyo rin sa slide na ito na mayroong mga aklat si P. Margall na available online, you can download those. Okay, at ito'y pumapatungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Halimbawa, yung anotasyon ni Rizal ng suceso de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga. So sa ganitong kalakaran umikot ang mundo, okay, ng mga propagandista, halimbawa si Rizal, ng mga huling dekada ng dantaong labing siya. Okay? So para sa particular na likturang ito, okay, iikot sa limang punto kung paano natin mas maunawaan yung mga ideyang pangkasaysayan ni Rizal kay na kanyang isinulong. So una, nang magsimula siya o kumuha siya ng mga kurso sa kasaysayan sa Universidad Central Madrid noong panahon siya ay estudyante ng medisina at estudyante ng filosofiya y letras. Ikalawa, his commitment to scientific learning was a clear manifestation of his desire, okay, to conduct serious historical research. Third, okay, yung mga konkretong inisyatibo sa pagsusulat ng kasaysayan, okay, na nakaugat sa kanyang una, yung frustration at excitement niya matapos ang dalawang mahalagang international expositions sa Madrid at sa Paris noong 1887 at 1889 respectively. At ikalawa, yung publikasyon ng anotasyon na ginawa niya, anotasyon na sinulat niya sa libro ni Antonio de Morga, no, Suceso de las Islas Filipinas, no, 1891. Ikaapat, yung iba pa niyang mga initiatives or mga endeavors, halimbawa, ang publikasyon ng Noli at El Fili ay malinaw na manifestasyon ng kanyang desire na ilatag ang isang perspektiba sa kasaysayan sa pamamagitan ng mga period novels, Malimitanghir at El Filibusterismo noong 1887 at 1891 respectively. At yung dalawang niyang mahaba, okay, mahabang mga sanaysay sa La Solidaridad, Filipinas dentro de 100 años, okay, na lumabas sa La Solidaridad mula 1889 hanggang 1890, at ang Sobre la Indolencia de los Filipinos na lumabas, okay, noong 1890. At ikalima, bilang paglulugar o pagpupuok natin sa mas malawak na ginalawan ng mga ideya ni Rizal, iuugnay natin ito
sa mga endeavors or initiatives sa mga kapwa niya propagandista. Okay? So una, okay, para mas mailatag natin yung tinutukoy nating results project of historical reconstruction. So mula 1882 hanggang 1892, okay, itong dekadang ito ay panahon na naging seryoso si Rizal sa pagsusulong at pananaliksik at pagsusulat sa kasaysayan. So mula nang siya ay maging estudyante sa Universidad Central Madrid hanggang sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas at pagtatatag ng La Liga Filipina. So itong dekadang to, 1882 to 1892 onwards, okay, kung i-extend natin hanggang sa panahon bago ang kanyang execution. Okay. So una, mga kurso sa kasaysayan na kanyang kinuha sa Madrid. So, I argue na itong mga kursong kinuha niya sa Universidad Central Madrid ay malaki ang naging impluensya o nailatag yung pundasyon ng kanyang training sa European Historical Research. Matatandaan natin, ang 19th century ay panahon na umuusbong o napatatag sa Europa, okay, ang ideya ng German historicism o yung historical positivism na kung saan kailangan ng dokumento at bilang batayan, okay, ng kasaysayan. So, yung training sa historical research, okay, ay dito niya, nahubog at nagsimula. So, sa kanyang transcript sa Universidad Central Madrid, makikita na kumuha siya ng ilang mga kurso sa kasaysayan mula 1882 hanggang 1885. Okay? So, titingnan, okay, nakakuha siya ng relatively pasadong mga mark. Okay? So, sa loob ng halos 3 taon, okay, si Rizal ay kumuha, okay, at pinasa ang ilang mga kurso sa kasaysayan. So, again, kagaya na bagay ko kanina, this undertaking laid down the foundation of his training in European historical research. Okay? Ikalawang punto, na paano natin mas maunawaan ang mga ideya ni Rizal tungkol sa kasaysayan? Yung kanyang commitment sa scientific learning at ng kanyang paglalatag ng kanyang scientific network, okay, ay isang manifestasyon o konkretong manifestasyon ng pananaliksik sa kasaysayan. Yung kanyang correspondences sa Austrian linguist at ethnologist na si Ferdinand Blumentritt at ang kanyang pakikihalubilo sa mga iba pang Europeyong siyentista at liberal na palaisip, particularly o yung bulk ito ay mga German, ay nag-introduce o nagpalawak sa ideya ni Rizal ng historical research na kung saan ang kasaysayan ay paniliksik sa kasaysayan ay isang scientific exercise. Okay? Panahon ng isang historical research ay isang scientific endeavor. Panahon na malakas ang influensya ng German historicism or positivism in history. Okay? Yung kanyang networking o pakipag-usap sa mga siyentista ay pangangalap ng kalaman at perspektiba paano isusulat ang kasaysayan ng Pilipinas. Sa isang 2013 article ni Rizal Mujares na may pamagat na Jose Rizal in the World of German Anthropology, nakita niya rito na paano pinasok at nilugar ni Rizal ang kanyang sarili bilang mananaliksik ng kultura at kasaysayan sa pamamagitan ng pakihalubilo, pakipag-usap sa mga alemang antropologo at ethnologo, German anthropologist and ethnologist. Okay? So, Blumentritt, okay, we all know him, okay, one of Rizal's best buddies, okay, napakalalim ng kanilang scientific and personal correspondence. Okay, simula nang magkakilala sila, simula nang mabasa ni Rizal ang isa sa mga akda ni Blumentritt tungkol sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas hanggang sa panahon ni Rizal noong 1896. So, isa sa mga nagbukas kay Rizal, okay, nagpatindi ng kanyang desire para isulat ang kasaysayan ng Pilipinas ay nang mabasa niya ang Versuch einer Ethnographie der Philippine, o sa Ingles, An Attempt at Writing a Philippine History ni Ferdinand Blumentritt, inalathala noong 1882. Okay? So sa isa sa mga correspondence, inikayat niya pa nga si Blumentritt na isulat o magsulat pa tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit sinabi ni Blumentritt na mas mainam na kayo yung magsulat, kayo mga Pilipino, dahil usapin ito ng perspektibo at usapin ng identidad. Okay? So, Rizal's annotation of Morga Sucesos was inspired by Blumentritt's Versuch.
okay, ayon sa pag-aaral ni Filomeno Aquila. Sabi niya, "My good respect to the ethnology of the Philippines, as the space at our command does not allow to discuss them at the matter extensively, we recommend the reader the most interesting work of Professor Blumentritt, okay, na ininatahala noong 1882. Okay, so sa isa sa mga correspondence ni Rizal kay Blumentritt, malinaw, okay, o lumitaw, mababasa natin ang malinaw na framing kung paano niya gusto isulat o isulong ang kasaysayan, ang pagsulat ng kasaysayan ng Pilipinas. Okay, sabi niya, sa sulat niya kay Blumentritt noong 14 November 1888, and I quote, "We did not invite the Spaniards. They came and said to our ancestors, 'We came to be your friends. We shall help one another, accept our king and pay him a small tribute, and we shall defend you from your enemies.' In those days, the friars spoke of heaven and promised all possible." So makita kay Rizal na ang conquest ay usapin ng pagka-traidor sa isang kasunduan. Okay? So panlilin lang. Nilin lang ang mga Pilipino doon sa pangako ng alliance, okay, ng collaboration, bagkus naging manifestasyon ng subjugation at conquest ang nangyari. So malinaw yung framing, okay, kay Rizal nito. So bukod kay Blumentritt, yung kanyang pakikihalubilo sa iba pang mga European scientists and thinkers, mayoriya ay Aleman, dahil nag-spend ng habang panahon si Rizal sa Alemanya, Fedor Yagor, isang Russian anthropologist, Adolf Meyer, okay, Rudolf Virchow, at kanyang anak na si Hans Virchow, iba pang mga scholar, Friedrich Ratzel, okay, Wilhelm Jost, geographer, okay, at mga ophthalmologists, okay, Louis de Reckert, Otto Becker, Carl Ernest Zweigert, okay, at even a German pastor, okay, Karl Ulmer, na kung saan tumira siya for sa bahay nito for quite a time. So yung networking ni Rizal dito sa mga antropologong ito ay nagpalawak at nagpalalim doon sa kanyang perspektiba tungkol sa pananaliksik, perspektiba tungkol sa politika, okay, paano unawain ang sinaunang kultura, dahil karamihan sa mga ito ay anthropologists, biologists, at ay nag-i-exist na scientific understanding at that time ay ang pag-aaral ng tao ay scientific ang pag-aaral ng kanyang ng kabuuan, ng katauhan, kaya ang biology at anthropology ay interchangeable at that time. Okay? So, sobrang lalim, okay, kahit sabihin natin less than a year lamang ang direktang pakihalubilo ni Rizal sa mga scholar na ito, okay, nag-iwan siya ng marka dahil sa kanyang eagerness at conscious effort, okay, nabuo ng kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkalap ng mga datos mula sa mga existing ethnographic material sa nasa Europa. So, sa isang obituary noong 1897 ni Rudolf Virchow, okay, and I quote, "We're losing in Rizal not only a faithful friend of Germany and German scholarship, but also man with sufficient knowledge and resolution to open a way for modern thought in that far-off island world." Okay, so, obituary na iyathala noong 1897. So, kinilala nitong mga ni Virchow, okay, at ng iba pang mga German anthropologists ang pagiging bahagi ni Rizal ng kanilang circle. Okay. Ikatlo, na manifestasyon ng pag-uungkat ni Rizal. Okay. Dito na yung mas konkretong manifestasyon ng kanyang ng pag-reclaim ng space para sa kasaysayan ng Pilipinas. Ay yung frustration at excitement na nararamdaman niya matapos ang dalawang international exposition sa Madrid at Paris noong 1887 at 1889 respectively. Okay, at ang publikasyon ng Suces de las Islas Filipinas noong 1891. Okay, unahin natin yung dalawang exposition. So, the Exposition General de Filipinas noong 1897 ay sinagawa na it was sponsored by the Ministerio de Ultramar, Overseas Ministry of Madrid, at naging layunin nito ay ipakilala, okay, kung ano ang Pilipinas bilang isang kapuluan, okay, sa Spanish audience para makapaghatak ng investors at mga namumuhuna. Okay? So,
ano ang naging imahe nitong exposition na ito? Okay. Nakikita niyo yung larawan ay tinatawag na Palacio del Cristal sa Parque del Buen Retiro, okay, sa Madrid. Okay. Ito yung nagsilbing, ito yung nagsilbing venue ng exposition. Okay. Itinayo ito exclusively for the Exposition General de Filipinas noong 1887. So, exposition, isang exhibit, international exhibit kung saan yung mga resources galing sa Pilipinas, flora at fauna, agricultural products, and even ethnic groups were brought to Madrid for the exposition. So, ilan sa mga larawan, okay, nung nagbukas ang Exposition General de Filipinas, okay, mga halaman, flora at fauna, agricultural products, ang nandiyan, at even tao. Okay, so alam naman natin, okay, na marami ng mga pag-aaral hinggil sa kung ano ang underpinnings ng mga international expositions. Aside from its economic, okay, objective, ay meron din itong socio-cultural and even racist, okay, underpinnings, okay, na kailangan tingnan. Bakit kailangan mong i-display hindi lamang ang halaman at hayop, bagkus, pati ang tao. Okay. So, itong exposition na ito ay nagdulot o nagbigay ng sobrang frustration kay Rizal. Sa isang sulat niya kay Blumentritt, he criticized the Exposition General de Filipinas. Na sinabi niya, okay, the horrendous condition of the Filipinos, particularly those Igorots who were brought to Madrid, okay, an Igorot woman even died due to pneumonia. So, na kung saan yung tao ay dinisplay, ay katulad ng dinisplay sa isang halaman. So, okay, tinuturing ang lahat na mere organisms, okay, for visual pleasure, okay, na mga pupunta sa exhibit. Okay, so long before the infamous 1904 St. Louis Exposition, ay meron na nauna, marami na naunang exposition, one of those was the Exposition General de Filipinas. Okay, another exposition that, if the Exposition General de Madrid, okay, caused Rizal a lot of frustration, the Exposition Universal in Paris somehow gave him a lot of excitement para isulat o ipromote ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Okay? So, yung exposition na ito ay bilang pagkilala, sinagawa bilang paggunita sa isang mahalaga pangyayari sa kasaysayan ng Espanya. So, maraming mga Pilipino, including Rizal, ang tumungo doon para saksihan yung international exposition. Kabilang sila Felix Resurrection Hidalgo, Juan Luna, Felix Pardo de Tavera, na sumali pa sa isang art competition. Okay. Si Rizal, aside from attending the exposition, okay, sabi niya, okay, pumunta sa National Library, okay, at doon magbasa at maghanap ng mga materials tungkol sa Pilipinas. Okay? So, noong nasa Paris, si Rizal, pinangunahan niya ang pagtatag ng ilang mga samahan. Okay? Kabilang doon ang Kidlat Club, Los Indios Bravos, at Sociedad RDLM, na kung saan ang purpose ay para to organize the Filipinos who attended the exposition na tumagal ng ilang buwan. Okay? So, yung Kidlat Club, pangalan pa lang, Kidlat, mabilisan lang, in time, okay, for the exposition. Ngunit mas tumatak yung pagkakabuo ng Los Indios Bravos, na kung saan isinulong niya yung pagtatatag nito at yung paggamit ng pangalang Los Indios Bravos dahil pagkatapos siyang mapanood ng isang show ng American Indians sa Paris Exposition, yung show ng mga Sioux American Indians, in kung saan they are very proud of their culture. So, sabi ni Rizal, we should also be proud of our culture as native Filipino. Okay, so i-reclaim natin o gamitin natin yung term na Indio bilang isang derogatory term na ginagamit ng mga Espanyol referring to the natives, rather bilang isang pagkakakilanlan na pwede natin tutungan. Okay, para makita kung ano tayo bilang isang lahi. Okay, so sabi ni Schumacher, okay, the use of the Indios Bravos was to make the Spaniards revise their idea of the Indio na savage, barbaric, at iba pa. Okay, so excitement ang dinulot nung para kay Rizal nito at after the Paris exposition, dito niya mas seryoso ang pagkalap pa ng mga materials at pagsusulat ng sa kasaysayan ng Pilipinas. Okay? So yung frustration at excitement, okay, ay nagbunga, okay, ng malalim na historical endeavor, okay,
para kay Rizal. Okay. At ito ay magkukulminate sa publikasyon ng kanyang ng isa sa kanyang mga historiographical legacy sa Pilipinas, ang anotasyon ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga. So kanina pa natin nababanggit ang librong ito. So ano nga ba ang aklat na ito? It was published in 1609 at isinulat ni Antonio de Morga, isang Spanish civil official and diplomat na na-assign sa Pilipinas. Okay? So, in summary, the Sucesos de las Islas Filipinas was a history of wars, intrigues, diplomacy, and evangelization during the late 16th and early 17th century. So, yung early part of Spanish colonization, 1609 published. So, basically, the first few decades of Spanish presence in the Philippines ay na-document dito. So, mainam na tingnan ito at mabasa. Ano nga ba ang perspektibo o paano isinulat ng mga Espanyol ang kasaysayan ng kanilang presensya sa Pilipinas at ang kasaysayan ng mga katutubong kanilang nakasalamuha sa Pilipinas noong mga unang dekada ng kanilang pananakop. So, yung libro ay binubuo ng 8 kapitulo, 8 chapters, most of which discuss the Magellan Legazpi Expedition, a chronology of colonial administration of the islands, and description of life and customs of native inhabitants. So, saan nakita ni Rizal ang libro? Nakita niya isang copy ng librong ito okay, sa British Library sa London na kung saan okay na kung saan tinignan niya okay kinopya niya okay ang aklat na ito by hand for several weeks, the 351 page book kinopya niya by hand. Okay, so ganoon siya ka-dedicated. Alam naman natin wala pang photocopying or kung anumang method of digitization ng panahon. Okay, so he copied it by hand okay for several weeks. He stayed in London for several months in a place near the British Library, okay, malapit sa King's Cross Station. Okay, at matapos siya kopyahin, okay, binasa, makailang ulit, okay, at nilapat ang anotasyon. Ang anotasyon ay komentaryo o critique doon sa mga judgment o content ng isang particular historical work. Okay? So, sa introduction ni Rizal ng Suceso, sabi niya, if the book succeeds to awaken your consciousness of our past, already effaced from your memory, and to rectify what has been falsified and slandered, then I have not worked in vain, and with this basis, however, small it may be, we shall be able to study the future. So, meron siyang objective na, okay, basahin natin si Morga, unit, ito ang aking ambag sa kung paano natin uunawain yung mga sinabi ni Morga na huwag nating tanggapin okay, at face value yung mga sinabi ni Morga, consider it as a grain of salt, okay, at tingnan natin yung perspektibo na kinagaling sa atin. Dahil hindi naman lahat ng sinabi ni Morga ay kay Rizal ay katanggap-tanggap okay, at valid. Okay? So, kaya niya isinagawa yung notation because he wanted to debunk the narrative of the Spaniards and to prove his claim that the Philippines was economically self-sufficient and prosperous at that time. Okay? So, larawan mula sa ongking collection ng NECP na tinitipik ang kanyang pagbabasa at pagkopya nung suseso. Okay? So, naging seryoso si Rizal, sineryoso niya ang anotasyon. Okay, almost 600 plus items ang kanyang komento, na average 2 comments per page. Okay. He provided, he made nuanced commentaries of Morga statements. Okay. So, sa pag-aaral ni sa isang akda ni Ganson, okay, he quoted Rizal, on the subject of Philippine history of the civilization of ancient Filipinos, I think I have read from cover to cover all the works of contemporary writers, except that of Father Plasencia and another author. So, aside from commenting on the contents of Morga's book, okay, he did a lot of research to corroborate his claims, to corroborate his comments okay, about Morga's work. Okay? So, ano nga ba yung nilalaman ng kanyang anotasyon? Okay? So, in-argue ni Rizal that the people of the Philippine archipelago had their own culture before the conquest. Linaw yun sa kanya. The natives were taking advantage of with the Spaniards. They were demoralized and decimated, exploited and exhausted.
that the present and also that the present state of the Philippines is not necessarily superior compared to its past. Okay? So there was depopulation and impoverishment resulted to the loss of centuries of traditions. Filipinos became ashamed of their own and look at foreign cultures as admirable and worth emulating. And sabi niya, dulot ito na sa pamamagitan ng kanyang aklat, he encouraged the Filipinos to reread and revisit their pre-conquest roots. Okay, so ito yung grand vision ng anotasyong ito ni Rizal. Okay, so limbawa, magbigay tayo ng ilang mga example ng kanyang anotasyon. Sabi ni Morga, the Spaniards succeeded in discovering the islands and conquering and converting the natives. Sabi ni Rizal, no. Conversion and conquest were not widespread as the number of missionaries are very small. Okay, so are very small. So, napakaliit ng bilang ng mga missionary. At totoo yan. Okay, until the 18th century, there are a lot of relatively small number of missionaries, although they are very influential and powerful. Maliit yung bilang nila to encompass the whole population of the Philippines at that time. Another one, sabi ni Morga, Filipinos prefer eating salted fish that is about to be cooked. Sabi ni Rizal, no, it's magoon. It's fermented food. Okay, so hindi yan nabubulo. Fermented. Okay? Okay? So ilan lamang sa ito, 600 plus na komento ni Rizal. Okay, so si Ferdinand Blumentritt na kanyang Austrian academic body, okay? So ay siyang nag-provide ng prologue dun sa annotation ni Rizal. Okay? Sabi niya, Rizal's annotation was very scholar and well-taught work. Blumentritt criticized the Spaniards' delusions and erroneous conception about the Filipinos, that the Filipinos were inferior, were not ready for reforms, and there was an outright denial of equal rights to the native Filipinos. But, okay, that's on the one hand. On the other hand, Blumentritt, okay, did not bat an eye and he commented on Rizal's mistakes. Sabi niya, si Rizal maraming historical anachronism. What do you mean by historical anachronism? Interpreting the past from the standards of the present. So anachronistic yung ipagtingin ni Rizal na hindi mo pwede tignan unawain ang kultura 300 years ago sa lente o standards ng kasalukuyan. So you're committing a mistake which is called historical anachronism. Okay? Sabi rin ni Blumentritt, there was an overreach of Catholicism na the institution, okay, the Catholic hierarchy is a human institution. So therefore, okay, it is more prudent na attack the people who run the institution. So the religious orders in particular. The religious orders in the so, sinabi ni Blumentritt, yun, sa kanyang prologue sa anotasyon ni Rizal ng sucesos. Okay. Ngunit, sa pag-aaral ni C.O. Salazar, sabi niya na ang anotasyon ni Rizal ng Morga, yung malinaw na legacy nito ni Rizal at ang propaganda movement ay yung pagsusulong nila yung tinatawag na tripartite view of Philippine history na bumabasag o humahamon doon sa existing okay na bipartite view sa kasaysayan. Sinasabi ni Rizal ni Salazar, this work is one of the legacies of the propaganda movement. It proposed the tripartite view of Philippine history as opposed to the conventional bipartite view of the Spaniards. Ano yun? The bipartite view, there's only one, the pre-colonial and the colonial. When the Spaniards arrived, they brought in civilization to the Philippines. Okay, they Christianized. Okay, and the bipartite view, there's only one, the pre-colonial and the colonial. When the Spaniards arrived, civilization dawned upon the native Filipinos. The bipartite view. But the propagandists, they argued or proposed another framework of understanding, which is what Salazar calls the tripartite view. Now, there's the pre-colonial, and there's the colonial period, and if reforms and independence are achieved, it will be a post-colonial period. Lilitaw din itong perspektibang ito sa mas taal at mas lubog sa kaalamang bayan na pagdadaluman sa panahon ng katipunan sa mga writings sila Bonifacio. Okay, so merong pagtutugma kaya pagkakapareho ng langlayon sa hanay ng perspektiba. So, sinasabi ni Salazar, itong legacy ng successor, itong legacy ng anotasyon ni Rizal ng successor. The proposition that is the tripartite view of Philippine history.
Ngayon din, sa isang pag-aaral ni Filomeno Aguilar, okay, Tracing Origins, okay, sinasabi niya, and I quote, because the Ilustrados believed that there were no court chronicles, manuscripts, temples, or monuments that could illumine the past, Rizal relied on the world of science to construct history and define an identity. Mediated, therefore, by the modernist discourse of European science, Rizal laid the epistemological foundations of Philippine history and identity. Through his studies, although Blumenthal did not propound a notion of an idyllic past, okay, his studies were mined by Rizal to erect the idea of a golden age prior to the conquest of the Spanish. So, malino kay Rizal na ang panahon bago dumating ang Espanyol ay panahon ng kasaganahan, panahon ng kaliwanagan, ay nang dumating ang mga Espanyol, panahon ng kadiliman. So, dinedebunk nila through research, through the reclaiming of this space, okay, yung pagtatakda, ano yung narrative, ano yung pag-unawa, okay, na pwede natin gamitin para mas maisulong natin ang ating identidad bilang mga Pilipino. Okay? Ikaapat punto, okay, na kung saan pinakita ni Rizal ang kanyang endeavor sa pag-aaral ng kasaysayan ay ang publikasyon ng kanyang mga nobelang No Limit ang Hirit El Filibusterismo at ang kanyang mga sanaysay na lumabas sa La Solidaridad Filipinas dentro de 100 años at sobre la indolencia de los Filipinos. Okay? So, tingnan natin yung Noli Metangere at El Filibusterismo. Okay. So, isang pag-aaral ni Mary Jane Rodriguez Tatel, inilarawan niya ng Noli at Fili, okay, ay mga contribution ni Rizal na kung saan pinasimulan, okay, ang kamalayang Pilipinista. Okay? Despite the fact na ito ay mga nobela, hindi mere historical work, rather fiction, okay, nakatungtong ito, okay, sa kultura at kaalamang meron si Rizal tungkol sa Pilipinas. Historical fiction, fiction, period novels, itong dalawang nobelang ito ay manifestasyon ng social criticism, social realism, and even propaganda materials. Kung titingnan natin, okay, in one perspective, okay? So, pag-aaral at pagkilala ng o sa sarili. Okay? So, the Noli and the Fili, ayon sa mga nag-aaral tungkol kay Rizal, ay ilan sa pundasyon ng tinatawag natin ngayong Araling Pilipino or Philippine Studies. So, sinabi ni Bevencio Jose na Noli Metangere in particular can be a point of view, okay, or can be a strong foundation of Philippine Studies, okay, na kung saan ang daming historical and cultural vignettes na pinakita ni Rizal doon sa nobela. Siksik, liglit. Yung nobelang yung sa detalye, sa datos, pagbibigay ng tabako sa kababaihan, okay, paglalaro ng panggingi at iba pa. Okay, ang daming cultural vignettes. So, isang magandang pundasyon kung paano natin unawain ang sarili mula sa panloob na pagtingin. Okay? So, sinasabi rin ni Carol Howe, okay, na ang No Limit ang Red El Filibusterismo, and I quote, there are arguably two important literary works produced by a Filipino that have cast a long shadow on Philippine nationalism and shaped Filipino political and social thinking and the development of Philippine literature in Filipino English and other Philippine languages. Okay? So, gayon din, titingnan na yung mga historical or scholarly endeavors ni Rizal ay siyang ugat ng Philippine Studies sa Pilipinas. Okay? Na nang lumitaw yung terminong Philippine Studies noong 1970s, panahon ng malawakang indigenization at Filipinization sa akademya, halimbawa sa Universidad ng Pilipinas, inuugat na nagsimula ito dun sa mga scholarly endeavors ni Rizal. Sucesos, No Limit ang Hirit El Fili at ang kanyang mga sanaysay. Okay, mababasa ito dun sa mahabang pag-aaral o mahabang artikulo ni Mary J. Rodriguez Patel sa Humanities Diliman. Ayan po yung title. Okay. Gayun din, hindi lamang sa usapin ng Philippine Studies napakahalaga ng mga nobela ni Rizal. Okay? Ayon kay Carol Howe, pundasyon din ito ng maaga o masabi natin proto-Southeast Asian Studies sa rehiyon.
And I quote, these texts were written with specific audiences in mind, that upon publication, these texts interacted with audiences in ways that exceeded the imagined hypothetical audience that the authors claim to address, and that the interaction between the text and the actual readers, whether intended or unexpected, had lasting effects that arguably account for the influential afterlife of this text. Na ang no limitangre at el filibusterismo ay hindi lang pundasyon ng Philippine Studies, but rather Southeast Asian Studies. Yung idea ng regional regional understanding, okay, lalo na sa kaso ng Southeast Asia, na malaking bahagi nito, not all, were affected by colonialism. So Rizal's works as classic texts or foundation fictions in Southeast Asian studies. Pag-aaralan tayo sila ng Asia. Okay? So, okay. At nabanggit natin ang Philippine Studies, nabanggit natin ang Southeast Asian Studies, itong mga nobela ni Rizal ay mahalaga rin ang naging ambag o contribution doon sa isinulong ng mga ideya, halimbawa, konsepto ng imagined communities ni Benedict Anderson, na kung saan, okay, sabi nga ni Ben Anderson, Rizal was the father of Filipino nationalism. Although this is debatable, okay, magandang punto ng talakayan sa kung ano yung ambag ni Rizal at sa pagsusulo ng kasaysayan. Sinabi ni Ben Anderson, the chapter 1 of Noli, different people, a name in a particular month, in a specific place, it's an imagined community, it's a nation itself. Okay. And I quote, and with no limitangere, fiction seeps quietly and continuously into reality, creating that remarkable confidence of community in anonymity, which is the hallmark of modern nation. So, sinasabi ni Ben Anderson sa kanyang akdang imagined communities na ang no limitangere sa particular ay malaki ang ambag doon sa paghihiraya, pag-imagine ng bansa. So makita ng paglalatag ng kasaysayan at kultura sa isang nobela, inilatag ni Rizal ang pundasyon ng kasepte ng bansa. Okay. Bukod dito, bukod sa dalawang nobela ni Rizal, mahalaga rin tignan ang kanyang mga sanaysay sa La Solidaridad, Sobre la Indolencia de los Filipinos, wherein he debunked the myth of the lazy native, and that's on the one hand. On the other hand, it was an internal assessment and a criticism of our concept of work. Na pinapatikos niya yung pagtingin ng mga Espanyol tukol di umano sa quote-unquote katamaran ng mga Pilipino. Ngunit isa rin itong kritisismo or isang paaniyaya na tingnan natin yung mga sarili natin bilang isang grupo na humaharap o hinahamon yung dominant narrative patungkol sa ating identity na hindi directly nagko-correspond na pag-Indio-Filipino ay tamat. Okay, so dinamak niyo sa kanyang mahabang essay, okay, na nahati sa limang parts na tumakbo sa ilang mga issues ng La Solidaridad. Okay, so ito rin ay isa sa mga naging patayang kaisipan ng isang mahalagang akda sa Southeast Asia Studies ni Sayid Alatas, The Myth of the Nasalative, na kung saan, ayon sa isang review, and I quote, Alatas blames Malaysia's economic backwardness on the policies pursued by the British. But he also included in his study, okay, the Philippine and Japanese colonial experiences. So, yung ideya ng pagbatikos sa mga kolonisador sa mga sakop nila bilang tamad ay hindi lang exclusive Filipino experience. Rather, it's a Southeast Asian experience. So, makda ni Rizal yung kanyang maagang pagtatasa assessment sa batikos na tamad ng mga Pilipino ay naging batayan ng ilan pang mga scholarly na pag-aaral decades. At this was published in 1977. Sa italaga sa historiador, but more on a sociologist. Okay. At isa pa niyang akda, Filipinas Dentro de 100 Años, sa kung saan inilatag ni Rizal ang pangarap niyang bansa. Okay. Na kailangan may progresibong politika, inklusibong ekonomiya, kailangan may ang edukasyon ay accessible sa lahat, may maayos na pampublikong mga serbisyo, at mayroong pagkilala sa kultura ng Pilipino. So, in this essay, Rizal was proposing his concept of historical progress, a linear view of historical development. 100 years from now, ano mangyayari sa Pilipinas? Meron na ba tayong trend? Meron na ba tayong ganito? Although, mas mabilis yung daloy ng pag-unlad sa teknolohiya, sa transportasyon at iba pa, malayo sa pagtaya ni Rizal. Mainang basahin ito na paano tinitignan ng isang Pilipino nung panahon niya,
ang hinaharap ng Pilipinas batay sa kanyang pag-aaral ng kasaysayan nito. Okay, so sasanaysay nito, halimbawa sa translation na ginawa ni Austin Craig, ay kita natin ang mga perspective ni Rizal tungkol sa okay, charting the future. Okay? At ikali ba, bilang huling bahagi nung ating pagtatasa sa mga historical na ideya at mga inisyatibo ni Rizal, si Rizal naman ay hindi naman umakto mag-isa. Bahagi siya ng isang grupo. Okay, at mahalagang tingnan ang mga endeavors ni Rizal ay produkto o bahagi nung kolektibong vision at inisyatibo ng mga kapwa niya reformista at propagandista sa Europa. So the propaganda Rizal and other propagandists did a lot of work promoting history and Filipino identity. Kasama ang kanyang mga kapwa Mason, liberal na palaisip at aktivista sa Madrid at Barcelona, okay? Nakapaglatag siya ng isang network na maari nating tingnan. Okay, bilang malaki ang impluwensya dun sa critical knowledge production patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. So, Rizal was an efficient output producer. Okay, nagsusulat. Talagang madalas siyang magpasa ng opinion pieces, essays sa La Solidaridad dahil ang bawat napapublish mong artikulo sa La Solidaridad ay may katumbas sa bayad yun. Okay, usapin din naman kasi ito ng kita. Okay, nasusulat ka para mabayaran ka. So, ginawang ni Rizal na income generating okay, ang pagsusulat. So, susulat na siya, nababasa ang kanyang mga ideya, ngunit natutugunan pa yung kanyang mga financial difficulty sa Espanya. Okay? Network builder din siya. Rizal was a historian at this time. He just needed financial resources. A historian indeed. Provide us resources, we will do the research. So, Rizal manifested the contemporary or the present dilemma of many historians. Okay. Sa kasalukuyan. Okay. So, sa kanilang mga huntahan, sa kanilang mga pag-inuman, halimbawa sa Viva Madrid, okay, nabubuo nila yung ideya na paano ba natin isusulat ang kasaysayan? Paano natin babatikusin yung mga sinasabi ng mga Espanyol at paano natin isusulong yung propaganda upang makita ng gobyerno ng Espanya sa Madrid na kailangan ng reforma sa Pilipinas. So, great minds were born, great ideas were born inside these spaces. Inuman, hindi naman seryosong espasyo na library, even sa mga espasyo tulad ng cafe, bar, taberna, pinapanganak ang mga gandang ideya. Okay, so, sa ilang mga pag-aaral tungkol sa propaganda movement, halimbawa ni Schumacher at ni Raquel Reyes, pinakita nila na mga political activity sa mga propagandista ay manifestasyon ng reclaiming at paglikha ng mga espasyo para sa pambansang identidad o kaakuhan. Okay? So, although halimbawa, the love, passion, and patriotism, sinabi ni Raquel Reyes na somehow, Rizal did a lot of research, but he also romanticized the past. That romanticization, even though it's problematic, it's a little bit faulty most of the time. Okay, yung legacy nito na inattempt ni Rizal na buuin yung national narrative. Malinaw yun. Nabuuin yung kasaysayan ng Pilipinas at mag-propose ng mga time periods, mag-propose ng pag-unawa, yung legacy okay, ni Rizal at ng mga propagandista. Okay, yung kanilang adhikain sa paglalathala ng La Solidaridad, kung titignan natin yung unang issue, sabi nila, we believe therefore that by offering to study the problems, one of those, the historical question of our identity, they're doing their service to the nation and to her institution. Okay? So sa loob ng La Solidaridad, eh, mayroong mga section mga patungkol sa kasaysayan at kultura, halimbawa ephemerides at chronicas. So if you have time, you can browse. Okay, the La Solidaridad, several volumes translated into English by Guadalupe Forrest Ganson. Makikita natin, ang dami, dahil pang pwedeng malaman tungkol sa propaganda movement at tungkol sa mga iniisip nila at that time. Sabi nga ng isa kong dating guro, marami pang chismis sa loob ng La Solidaridad. So, maaari pang pwedeng mabisita at mapag-aralan. Okay. Bukod sa panaliksik, okay, ang sining ay naging isang mahalagang tungtungan ng mga propagandista sa pagsulong ng kanilang konsepto ng kasaysayan. Partikular ang mga pintor na si Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo na lumikha ng mga tematiko at quadra paintings na political
Okay? So, makikita natin na inilatag nila yung kanilang mga proposition tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. So, mag-zoom in tayo doon sa isa sa mga painting, yung Pacto de Sangre ni Juan Luna. Na malinaw na isang paglalarawan ng kung ano ang sinaunang Pilipinas. Okay, particularly he depicted the blood compact between Legazpi and Raja Sikatuna of Bohol. Okay. Naging tema ito ng isang artikulo pag-aaral ni Filomeno Aguilar, The Pacto de Sangre in the late 19th century. The late 19th century nationalist development of Philippine history. Na kung saan, ano yung naging interpretasyon ng ipang itong painting na ito dun sa paglalatag natin kung anong kasaysayan bago o during the time of the contact with the Spaniards. Okay. Ngayon din, okay, kung titignan natin ang iba pang mga akda tungkol sa mga propagandista, halimbawa Prince of the Nation ni Rizal Mujares, malinaw na yung mga contemporaries ni Rizal, Paterno, Trinidad Pardo de Tavera, even Isabelo de las Reyes na hindi naman propagandista ilustrado sa Espanya, rather sa Pilipinas, ay nagsaliksik at lumikha ng mga historical work upang i-promote o ilatag ang kanilang pagtingin tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya mababasa yan sa Prince of the Nation ni Rizal Mujares. So, doon sa timeline na pinakita ko kanina, makita natin 1882, nagsimula ang ideya ni Rizal o kanyang endeavor to conduct historical research. Matapos yung timeline, 1892, panahon na bumalik si Rizal sa Pilipinas, tinatang niya ang La Liga Filipina, the short-lived La Liga Filipina. Okay. Then he was exiled, he was deported to the Pitan. At sa pag-aaral ni Florentino Guyon, makikita natin na yung isang dekadang pagsusulong at pananaliksik ni Rizal sa kasaysayan, okay, na nagsilbing tungtungan ng kanyang konsepto ng pagkabansa ay nangyari sa Pitan. So Rizal's dream or concept of a nation happened or materialized in the Pitan. Mababasa yan sa Nation Reported at sa ilang mga pag-aaral ni Florentino. So dito sa limang puntong ito, makikita natin na sa loob na isang dekada, sinulong ni Rizal ang pag-aaral ng kasaysayan, sulat siya, nanaliksik, gumawa ng network, just like how a historian conducts research, nagsasaliksik, nakipag-usap, bubuo ng network, nang sa gayon, okay, hindi lang nagsasaliksik. Okay, meron kang ka-correspondent, meron kang kausap, at meron kang audience na kikilala doon sa historical world na ginawa. So, that's why Rizal was a historian of his time. So, okay, si Rizal bilang isang propagandista, bilang isang doktor, bilang isang historiador, ay malaki ang ambag doon sa tinatawag nating Philippine historiography or Filipino historiography, whether in English, particularly in Spanish, Philippine historiography in Spanish, kasi karamihan sa kanyang mga sinulat na tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas ay nasa wikang Espanyol. Okay? So, bilang panguli, slide na ito, ngayon ang isang daan at labing siyam na taong anibersaryo ng kapanganakan ni Rizal. At gusto ko ibahagi itong larawan ng isang maliit na monumento ni Rizal sa Cadiz. Okay, itong monumento ito ay nasa Parque Alameda Apodaca sa Cadiz. Itong parke na ito ay naglalaman ng katulad ng mga busts or mga monumento ng mga pinuno ng Latin American independence movement. Jose Marti, si Duarte, Ruben Darío, at iba pa. So, si Rizal ay nakahanay doon. Okay. This bust was erected in 2012, one year after the quincentennial of Rizal's birth. So, nilatag yan ng Philippine Embassy sa Espanya. Okay, so, at bahagi si Rizal ng parke na nandun lahat ng mga bayani sa Latin America. So, makikita natin na sa Espanya, during the last 50 years, ang pag-aaral tungkol sa Pilipinas ay bahagi ng studios Americanos, okay, particularly Latin American studies. So, maybe sa nakaraang mga dekada sa hanay ng Pilipinas, inihiwalay na natin
Okay, at bumubuo tayo ng hiwalay na Philippine Studies, hiwalay na Southeast Asia Studies, ngunit mainam pa rin balik-balikan na para mas maunawaan natin yung kasaysayan ng pag-unlad ng kamalayan, kasaysayan ni Rizal. Maaring balikan yung pagiging bahagi niya ng espasyo ito, okay, sa kasaysayan ng Pilipinas, sa kasaysayan ng Rizal. Okay, so, muli, maraming pong salamat sa inyo lahat. So yun, maraming salamat po, Prof. Kirby. Actually, napaka-komprehensibo po ng inyong lektura, pero bagamat ganun ka-komprehensibo, ay marami naman po kaming natutunan. So, ngayon ay bubuksan na po natin ang espasyo para naman po sa tanungan. So, Ryan Tan, meron ba tayong mga katanungan dyan mula sa ating mga viewers? Meron tayong katanungan dito, Dr. Alvarez, mula kay Mikey. Ang tanong niya po is, where can we retrieve a copy of Sucesos? Okay, so... Saan daw po tayo makakakuha ng copy ng Sucesos? Oh well, may digitized copy na available na sa ilang mga digital platforms. Ngunit yung original, halimbawa yung ginamit ni Rizal, ay nasa, I think, nasa Brown University. Okay? Sa si Doc Victores, isang Facebook post last year, nahawakan niya mismo yung copy ang ginamit ni Rizal. Yung original na Sucesos na ginamit ni Rizal. Okay? So, ngunit yung copy ng Sucesos available na sa maraming digital platforms. Hindi na ako magbabanggit dahil ilang dito ay not so legal. Pero available ito sa maraming digital platforms, translated na rin, at naging subject ng ilang mga pag-aaral. Halimbawa, pinag-aralan ni Ambito Campo, ni Floro Kibuyen, yung annotation ni Rizal. So, yung retrieval ang usapin, patagal na siya na-retrieve. It was republished in 1958, several decades after Rizal's, after its publication in Paris, and 3 years before the centennial of Rizal's birth in 1961. So, na-retrieve na siya, available. So, ginagamit siya. Malawak yung paggamit sa kanya. Salamat po, Dr. Kirby, sa inyong kasagutan. Sana nasagot natin ang katanungan ni Miss Mikey. So, meron pa ba tayong katanungan dyan, Jules? Kung meron pa, pwede kang magtanong ba? Ito, Sir Kirbs, mula sa ating FB, mula kay Michael De Jos. So, what is the current approach now in Philippine historiography? How do we ensure an objective approach that does not romanticize or demonize the past? Okay, so, ano yung current approach? Okay, so, after Rizal, marami ng mga framework of understanding, okay, perspective na lumitaw, okay, ang nag-develop, okay, at ginagamit ngayon. Halimbawa, the nationalist historiography, yung pamamaraan ng pagsusulat ng kasaysayan nila Teodoro Concilio, nila Encarnacion Lasona, nila even Renato Constantino, nationalist yan, anti-colonial, so isang framework yun. Pwede natin tignan ang patayong pananaw, inalumat ni Seo Salazar na kung saan panloob na pagtingin okay, sa kasaysayan ng Pilipinas. Paggamit ng mga lokal na batis. Ay, wala lang. Lokal na sanggunian po sa isayan. Hindi ko napansin. At makalag-uusapin yung wika. Na, kasi ang national historiography, Filipino perspective pero nasa English. So, tayong pananaw, okay, maka-Pilipinong pananaw, ngunit nasa wikang Filipino. So, iyan ilan sa mga framework or approaches sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas at sa kasaysayan sa historiografiya o yung pag-aaral ng mga historical writing. So, marami na. Okay? So, upang hindi i-demonize ang past. Although, syempre, ako personally, kailangan pairali natin ang nuances okay, sa kasaysayan ng Pilipinas na halimbawa, paano mo babasahin ang propaganda movement ng librong The Propaganda Movement ni John Schumacher. Isang scholarly work yun. Pinag-aralan niya ng maraming correspondences tungkol kay Rizal at mga propagandista. Ngunit halimbawa, para kay Teodoro Concilio, problematic yung interpretation. So, nuance. So, gamitin mo yung datos, lumikha ka ng bagong interpretation. So, hindi na de-demonize yung nakaraan, but rather, mas napapalinang o na-enrich yung discourse na
yung akda ni Schumacher ay isang interpretation ng propaganda movement. Yung akda ni Teodoro Basilio ay isang interpretation ng propaganda movement. So, various interpretations. So, mahalaga, nakastick tayo sa facts. Okay, so, various interpretation, okay, yung facts ay incontrovertible. Okay, so, para hindi ma-demonize yung facts. Facts, although always go back to the sources, always go back to the facts. Okay po, maraming salamat po, Sir Curb. So, Ryan Tano, no? Meron pa bang ibang tanong dyan? May nag-PM sa akin, so pwede na rin siyang tanong para kay Sir Curbs. Ang tanong niya po, Sir Curbs, mukhang malayo to sa topic natin, pero maaari niyo po atang masagot kung pwede. Ngayon daw po kasi sa high school, tinanggal na daw po ang Philippine History, ang pag-aaral ng Philippine History. Kung tatanggalin daw po ang pag-aaral naman ng Rizal at ibabalik ang Philippine History, ano daw po ang inyong stand? Parang anlabo ng kanyang katanungan. Tanggalin ng pag-aaral ng Rizal, una, kailangan mo tanggalin yung batas. May Rizal law, may Acta Rizal, na kung saan isang required subject sa kolehiyo at sa mga universidad ang pag-aaral kay Rizal. Sa batas siya. So, kung tatanggalin ang pag-aaral kay Rizal, kailangan mong itanggalin yung batas. So, at sa kalagayan natin ngayon na nakatungtong pa rin tayo dun sa malawak na nationalist perspective sa kasaysayan, mukhang malabong maalis siya. So, ang mainam ay maaring magpasok uli ng asignatura ng kasaysayan sa high school. Okay? Kasi sa reading ko ngayon, nasa elementary siya, grade 5 and 6. Yung Philippine history natin sa dalawa, grade 5, grade 6, grade 5 from pre-colonial, up to the Philippine Revolution, then yung ikalawa, okay, American period to the contemporary problems. Okay? Mainam na maglatag uli ng panibagong kurso sa college dahil iba yung pag-unawa sa level ng elementary. Okay, sa level ng pag-unawa sa high school. Okay? So, mainam na maglatag uli, magbukas uli ang DepEd ng asignatura ng kasaysayan sa high school. Pero huwag magtanggal. Okay, so dahil I think ang pag-aaral ng kasaysayan, isang epektibong pamamaraan ng pagkatuto ay somehow repetition dahil nagbubukas ng panibagong perspective batay sa bagong datos na kayang unawain, comprehend ng mga mag-aaral. Okay po, salamat po ulit, Sir Curbs. So now, meron pa po tayong isang tanong. So from John Michael Pasinos po. How does being a member of Freemasonry affect Rizal's life as propagandist? Sorry, how does being a member of Freemasonry affect Rizal's life as propagandist? Okay, so alam natin ang pagiging miyembro ng Masoneria, they're very critical simbahan. Okay? So malinaw sa mga Dani Rizal yung kanyang kritisismo sa Simbahan Katoliko, okay, yung kanyang mga broad claims or generalizations na patungkol sa simbahan, inaatake niya ang simbahan, inaatake niya ang mga religious world. I think that's one influence of the Freemasonry kasi critical liberal thinking yun, so anti-church, okay, anti-friar in particular. So sa maraming pag-aaral tungkol kay Rizal, hindi raw siya anti-church but rather anti-friar. Okay, so they had anti-friar sentiments. Okay, dahil titingnan naman natin kahit si Rizal ay isang Mason, produkto siya ng isang Catholic institution. Produkto siya ng isang progresibong institusyong tulad ng Ateneo Municipal. Okay, so naaring doon, yun yung isang impluensya ng Masoneria sa kanyang pagiging bahagi ng propaganda, pagiging critical sa simbahan. Okay po. Next question naman po, mula kay Michael Dios. What is the current approach now in Philippine historiography? Natanong na to, Jibs, no? Yes. Oh yes, natanong po pala yun, sir. Ito na lang po. Bakit po pinatay ni Rizal ang karakter ni Elias sa Noli Metangere? Tanong po ito ni Augustus RM. Okay, so doon sa isang slide na pinakita ko sa pag-aaral ni Esteban de Ocampo, nung panahon, ito, personal na karanasan ni Rizal, nung panahon na tinatapos niya ang mahuling bahagi ng Noli, siya ay nakaranas sa sakit, nakulangan sa pera at maraming mga personal na problema.
At hindi na naman niya inakala na makapagsulat pa siya ng sarili. So, yung ideal niyang karakter kay Elias na namatay doon sa mga huling bahagi ng Noli ay binuhay ng karakter ni Crisostomo Ibarra sa El Filibusterismo. So, kaya pinatay dahil yung personal na dilema ng isang nobelista o isang author na medyo gaano ba kahaba yung tatakbuhin ng kwento. Next question, sir, ay nanggaling naman kay Montesa Arlene Sevil. Ang tanong niya po ay, what is the correct way to look at the works of Rizal in this age of social media and internet in which Rizal is depicted as a gay or as a woman in art and culture? Okay, so, ang pwede ko sagutin dyan sa perspektiba ng literatura, yung pagpapalawak ng teksto at metateksto, na maaring grounded ito sa mga historical theories, maaring hindi historically accurate, pero sa literatura, bahagi ito ng pagpapalawak ng diskurso, yung paglikha ng mga teksto at metateksto tukol sa existing ng mga teksto. So, tukol sa ganyan, siguro maaaring natin sa leksikin pa. Okay, hindi naman conclusive kung ano yung alam natin tukol kay Rizal sa panahon ito. Okay, sinasabi na ni Ambet Ocampo sa kanyang maraming pag-aaral tukol kay Rizal na okay, interesting, halimbawa pag-aaral ng kanyang kwaderno medico, ano yung nilalaman nito? Okay? So, panahon din, tandaan natin ang panahon ni Rizal ay panahon ng pag-usbong ng biology bilang at antropolohiya bilang mga disiplina sa agham. At ito yung mundong kinamulatan ni Rizal sa universidad na pinag-aaralan yung tao, bahagi ng katawan ng tao. So nagiging curious yung tao, ano ba yung nilalaman nito at paano ito nakakapekto sa maraming behavior niya. Halimbawa, sa usapin ng seksualidad. So maaari pong bisitahin mo. So, ngunit, ang danger lamang ito is that, halimbawa, kahit sa mga memes, tukol kay Rizal, there's a certain danger okay, na kailangan tignan na ang mga memes ay interpretation. Hindi ito facts. Interpretation ng isang particular na bahagi ng buhay ni Rizal. Okay, at hindi ito facts ng kanyang buhay. Okay, so maaaring interpretation. So, there's a certain danger na kailangan laging tingnan. Kaya mainom na mag-aral na kasaysayan. Kasi naiinuha natin, ano ba to? Factual information ba to? Or opinion? Informed man o hindi? Maraming salamat, Sir Kirby. Ngayon ay wala na po tayong katanungan. Kung meron pa tayong mga katanungan ay pwede tayo mag-message sa NQC Facebook page. Balik na po tayo kay Ms. Jubilene Mirbes. Ayan. So bilang pasasalamat po sa ating mga viewers, syempre meron tayong pa-shoutout. So shoutout to Prof. Maria Rodora Agustin ng PUP Department of History. So from Arlene Montesa from Marikina City and alam ko po isa siyang tour guide kasi dati madalas ko po siyang makita sa Museo Jose Rizal Fort Santiago. Yan, Alvin Ignaw. Of course, kay Ma'am Janice Manipon po ang Senior Shrine Curator ng Quezon Memorial Shrine. Dr. Feliz Rodriguez from Ateneo de Zamboanga. So, Engineer Raul Nagit po ng HPD or Historic Preservation Division ng NHCT. Of course, Prof. Shao Chua, yan laging nakikinig sa ating mga lectures. Ralph Angelo Simpson, watching from UK. So, wow, meron tayong viewers from the other part of the globe. So, ikaw Ryan, baka meron pang gusto magpa-shoutout. Pa-shoutout din daw po kay Mr. The Boy Fernandez from Baguio City, Attorney Celia Valdez, Attorney Norma Simpson De Leon, at mula naman dito sa Dapitan, nagpapasalamat po ang Kingdom of God kay Sir Kirby sa kanyang mga pa-shoutout din daw sa the Kingdom of God Dapitan chapter. Kimi Sofia Bagolbok ang ating DCM guy na dito rin siya kanina. Suki siya ng MQC. Ayun po, di ko rin po kakalimutan yung ating mga museum personnel po na kasalukuyan din pong viewers natin like Jessel Pitalius po from Iloilo, Dana Saba et al. Of course, si Jerwill, ang aming researcher. Yan. Then si Jonel po Rabusa ng Museo del Posito dahil sa
paglalaan niya sa amin ng espasyo para po maging ganap itong ating lektura. So ngayon, bilang pagtatapos po, katulad na po na nabanggit ko kanina, napaka-komprehensibo po nung lektura ni Sir. At makikita natin na si Jose Rizal, no, talagang nilubog niya yung sarili niya sa pag-aaral ng kasaysayan, lalo na nung nasa Spanish siya, tatlong taong nag-aaral ng kasaysayan. And bagamat nung unang part ng pag-aaral niya ay umasa siya, pero later binawi niya kasi naging sobresaliente na rin yung kanyang mga grado. At bukod doon, para mas papalawig pa yung kaalaman niya sa kasaysayan, nakipag-collaborate siya, kinilala niya pa yung ibang mga intelektual, mga antropologo, di lamang sa Espanya, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng Europa. So, si Rizal nagsaliksik, hindi lamang siya nagbasa, naghalungkat ng mga iba pang posibleng pag-aaral na makakatulong para sa kanya upang makapagsulat ng kasaysayan. At kumbaga ang naging kulminasyon ng pagsasaliksik niya sa kasaysayan ay una, yun na nga, yung annotation niya ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio Morga, yun yung pagsusulat niya ng mga artikulo sa La Solidaridad. And of course, yung kanyang dalawang nobela na napakahalaga sa kasalukuyan kasi diba, inaaral pa rin natin ito yung kanyang Noli, Metangere at El Filibusterismo. So makikita natin na napakahalaga ng kontribusyon ni Jose Rizal upang maipakilala hanggang sa kasalukuyan ang kahalagahan ng ating pre-colonial past na binangga niya yung ideya na iminulat sa atin ng mga Espanyol na ang Pilipinas, bago pa man sila dumating, ay may mayaman ng kultura, may mayaman ng ekonomiko. So yun po, maraming salamat po. At syempre, kay Sir Curbs, maraming salamat dahil naglaan kayo ng oras. At nakita naman po namin sa lecture na yung mga sources mo ay marami pa ang pinanggalingan. Tapos, of course, salamat din po kay Ryan Tan ng all the way from Dapitan, so sa coordination, kay Ma'am Sara Escueta, of course, sa Museo Jose Rizal Fort Santiago. And don't forget po na ang susunod po na ating online lecture will be on July 23, 2020 about Mabini and the Malay Freedom na i-discuss naman ni Professor April Hope Castro in partnership with University of the Philippines Los Baños. So upang tapusin na po ang ating programa, narito po ang curator ng Museo ni Jose Rizal Dapitan, Ryan Tan. Maligayang kasandaan at 50th na anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal mula dito sa Museo ni Jose Rizal Dapitan, Zamboanga. Maraming salamat. Nagpapasalamat ang Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas, ang National Bicentennial Commission of the Philippines, ang Office of the President, ang mga museo na ang mga museo ni Rizal na nasa ilalim ng mamamahala ng NGP, kay Dr. Kirby Alvarez sa kanyang matagumpay at komprehensibong pagtalakay sa Rizal and the Reclaiming of the World of Our Ancestors, ang pagbubukas ng mga idea na bago pa man tayo masakop ng mga Espanyol, ay meron na tayong sibilisasyon at meron na tayong pamumuhay. Iiwan ko lang itong aking kataga na nanggit ko rin kanina sa birth anniversary niya. Hundreds of years ago, Rizal fought the cancer that ruined the Philippine society. Just like Rizal, we should fight the unseen virus today. Thank you everyone for listening to our webinar. See you again. Unmute your mic. Yan. Pasensya na po. At nire-recognize din po namin ang contribution po ng Senior Shrine Curator ng Museo ni Jose Rizal Fort Santiago. Hello Sir Jude Roland II. And bukod dito, nais ko lang din pong basahin yung huling bahagi po ng speech po ni Ma'am Zara dahil naputol po kanina. To end this, I would like to read an excerpt from Rizal's The Philippines a Century Hence, published in La Solidaridad in 1889. In order to read the destiny of a people, it is necessary to open the book of its past.
So thank you once again for being with us, and I wish you all to have a safe and wonderful day. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Salamat.